So ngayon naman guys ay papakita ko sa inyo kung paano naging 2 kilos in 25 days ang aking alagang broiler chicken, no? So guys, napakasimple lang basta alam mo yung sekreto, no? At napakadali lang, no? So ito guys. Pwede tiisin natin, ano? Kahit na 12 a.m. ng daling araw, kailangan ito pa kayo natin sila. Ayan. So, hanggang 10 days guys, ito. Ang 10 days guys, kailangan yan, vitamins na ang inumin, no? After 10 days, dapat. So tapos na mas 10 days, kaya ito pa ang almost 7 days pa na yan. Okay. May nangyong sila, oh. Mayinom, mayinom. Bakit kami mayinom? So guys, kapag tanghali, check nyo yung mga manok nyo kasi mainit, no? So, syempre, pagka ganyan mga sisiyo pa, kailangan nakasarado siya, no? Sa backyard. Ngayon, syempre, pag mainit masyado, kailangan, syempre, check mo rin kasi kapag baka hinihingal na sila, no? Pag hinihingal sila, syempre, dapat bubuksan mo yun. Yan. So, diba, tignan nyo guys. So ayan yung mga manok natin, ayan. Ayan, oh. Kung napansin nyo, ayan, nakaano sila, nakabuka ang kanilang mga tuka, no? Ibig sabihin yan, hinihingal sila. Sobrang init. Ayan, so kaya dapat, ayan, buksan natin yung, ayan, dapat magbukas na. Ayan, open na lang yan. Pabaya ko ng bukas yan, no? Kasi nila, tama na din, papahinga yung mga yan. Init na init sila, no? Ayan, no? Init na init, no? Oh, ay, ay. Matagaw. Okay na yan. Natanggal mo naman. Natanggal mo naman. Nice yan. Just cutting it. Monster kayo! Ang lalaki! Monster! Monster! Monster size, guys. Ang lalaki. Yan, malaki. May sigla. Ayan guys, kita nyo ha.
Tayo. Almost 2 kilos guys, 25 days. Ito yung grabe, so ito sulit ah. And today is 3 a.m. Madaling araw. 3 a.m. madaling araw guys. Magpapakain pa ako. Per size guys oh. Ayan oh, mag 3 kilo oh. Napakasigla, tapos walang ano, alam mo, walang sakit, oh. Ayan ang mukha niya. Ayan, oh. Hinihinga lang siya kasi tangali na ngayon, oh. Mainit, no? Ayan. Tapos walang masyadong malahibo, no? Ayan, oh. Tapos laki ng paa. Ang galing, no? Monster. Like a monster. Ayan, oh. Monster size, guys. Ayan. So, ganun lang, guys. Ayan, papakitaan ko. Ito pa. Ayan guys, ito yung dapat minomonitor mo, no? Kapag alaga naman, no, guys, dapat ito yung mamonitorin mo, no? Ayan. Dapat ay walang dumi dapat naman. Kaya nakita mo may dumi, palitan mo na kasi yung pinagmumula ng bakterya ay dun sa dumi ng mga manok, no? Sa mga tae nila tulad ng makikita nyo kanina, no? Ayan. So yan ang mamonitor mo time to time. Kailangan walang ipot yan na manok, no? Papalitan na natin. So, sa pagpapalit lang, ito, papakita ko sa inyo, ha. Ang gamit ko lang ay, ito. Ayan, oh. Water soluble powder, yan. Ayan. Guys, ang ano ito, ito naman ito ay isang galon, no? So, sa 1 galon, dapat 2 tablespoon lang, o 2 kutsara lang, no? Sa isang galon, no? So, ayan, halika. Pakita ko sa inyo. Yan, guys, oh. Kung napansin nyo, ay meron siyang madulas, no? Kailangan mawala yung dulas na yan, no, guys. Yan, dulas na yan, yan yung bakterya, no? Kaya gumula na bakterya. Sabihin, madumi, dulas, no? Kailangan mawala yung dumi niya. Nalinis ang mabuti. Tapos ganun din yung loob. Ayan. Nalinis ang mabuti, no? Tapos ito, ang laman ito ay dalawang, ano? So, nalating mo na ito, no? Nata ito. So guys, ito, ilatan natin ito kasi ito naman ito ay 20 grams. Isang galon. Tapos, guys, pagkain naman. So, pwede tingnan mo rin kung mayroon ng dumi, no? Kung mayroon ng dumi nila, ay, huwag mo na. Alisin mo na. Tata mo na lang ng kahit na natin. Tapos, siyempre, dapat kung may pato ka, hindi naman ako na. So, ito, kasi iniiwan ko na ito dito, no? Para sa mga pato na yan. Yan. So, dito na lang. Ayan. Ayan, kung nakapansin nyo, ay, mas malaki na yung grains niya, no? Ang pagpapalit guys, ang pagpapalit guys ng ano ng transition ng feeds guys ay dapat halimbawa kung nag-upisa ka ng GMP1 pag magpapalit ka after 10 days pag malaki na sila kailangan
mag-mix ka muna, no? So 70% muna yung GMP1, tapos 30% lang yung GMP2, no? Tapos kung mapansin mo guys, yung pit smoke, kung ang naiiwan ay mga tawag dyan, yung mas buwaghag, no? Yung GMP1, mas buwaghag yun, tapos yung GMP2 ay mas malaking butil, no? So kung napansin mo ay naiiwan na yung GMP1, so ibig sabihin nun, ang kinakain nila ay yung mas malaki na, no? So pwede ka na magpalit, no? Ng GMP2 ka na. Lahat mo na, 100% na ay GMP2. So, kasi yung GMP2 ay depende sa inyo, no? Kung ano mo ano pakain, no? Yung GMP2 kasi yun yung brand na ano yun. Sa brand yun ng mga tuwina, no? Pakain sa manok, no? Depende sa inyo kung anong brand ang kapakain nyo, no? Monster! 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 Aking manok. Ano? Tapos ang pagkapakain naman, syempre, kailangan every 3 hours, no? 3 hours, 4 hours, dapat minumonitor mo sila. Sine-check mo sila, no? So, ginagawa ko ay pag madaling araw, kapakain ako ng alas 2, tapos every 3 hours, gigising ako. Ayan. Kaya, medyo puyat, no? Pagka meron kang ganito, no? So guys, maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat. Thank you po.